Maliit ang nabili ni Jeneline na karne ng manok kumpara sa normal na laki na dati niyang nabibili sa Kamuning Market. Hindi nagagaya dati, talagang mura dati kasi, tas medyo malaki-laki pa yung mga manok. Naglalaro na ngayon sa 190 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Tumaas na ng 50 pesos ang live weight price ng kanilang mga supplier. May shortage talaga mamang manok ngayon. Walang mga farm, walang nag-alaga. Kasi nga, ano nga sila, lugi daw. Namamatay po ang manok. Tapos, ang pagkain po ngayon, mahal ang mga sa manok, ingredients. Pero nilinaw ng United Broiler Raisers Association na walang kakulangan sa supply ng manok sa Metro Manila at karamihang lugar sa bansa, maliban sa ilang probinsya tulad ng Abra at Zamboanga. Dahil sa mga kaso ng bird flu ngayong taon, apektado pa rin ang supply base sa monitoring ng Department of Agriculture. Ang Abra, ang reason ay yung restriction sa movement ng chicken. Iba-iba kasi yung LGU. Kukunti naman ng producers ang Zamboanga, nagkaroon ng restrictions ng movement, especially coming from Visayas pa o other places in Mindanao. Kaya naging kinukulang. May kakulangan dahil nag-populate sila. Dahil sabi nila risky dahil tumataas ang presyo ng patuka. So kumbaga, nagbawas sila. Patong-patong na rin ang hamon para sa mga racer dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at sa kompetisyon sa imported na manok. Samantala, kinumpirma rin ng Sugar Regulatory Administration na may mga dumating ng imported na asukal mula Thailand. Sa report ng SRA ngayong buwan, bumaba ng 35.7% ang supply ng raw sugar kumpara noong nakaraang taon. Bumagsak din ng 61.8% ang supply ng refined sugar. Sa pahayag ni SRA Chief Hermenegildo Serafica, higit 19,000 metric tons ng bottler's grade refined sugar at 24,000 metric tons ng premium grade refined sugar ang naaprubahang iangkat sa import clearance. Dadaan pa ito sa reclassification bago magamit ng mga food manufacturer na nagpaabot ng pangangailangan sa supply ng asukal noong mga nakaraang buwan. Sa mga palengke, nananatili sa 70 pesos ang kada kilo ng refined sugar. Mula noong Enero, higit 20 pesos na ang itinaas sa presyo nito. Malaking bawas na ito sa kita ng ilang negosyante tulad ni Nanay Angelita. Sana po pag-usapan po na sana mabahan nila yung mga presyo. Katulad po ng sa paninda ko, mahalang asukal, mantika. Dati po malaki po ang kinikita ko. Kumikita ko po ng 1,000 isang araw. Ngayon na lang po 300, 400 na lang. Ayon sa United Sugar Producers Federation, hindi industrial manufacturers ang nakikinabang sa importasyon. Lahat po, nagko-complain pa rin, hindi pa rin bumaba yung prices. Yung presyo. Oo, kasi ang rason po, very simple. Oh. Pinigin-prioritize nila po, ibigay sa mga industrial. Wala kaming problema mag-import, provided the importation be for the producers and for the consumers. Nanindigan din ng Sugar Producers Group na sapat ang supply ng asukal sa bansa. Lady Vicencio, ABS-CBN News.